Nais ni dating Supreme Court Associate o Senior Associate Justice Antonio Carpio na idemanda na ng Bureau of Internal Revenue sina Bongbong at Imelda Marcos dahil sa hindi pagbabayad ng bilyon-bilyon pisong estate tax. Sirisika pa rin namin makuha ang panig ng mga Marcos kagdan nito. Saksi, si Salima Refran. Sumugod sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Quezon City ang iba't ibang grupo para hinging singilin na ng BIR ang bilyong-bilyong pisong estate tax na pinababayaran ng Supreme Court sa pamilya Marcos. Nagbigay rin sila ng sulat para sa pamunuan ng BIR. Si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, inimok na rin ng BIR na maghain na ng kasong kriminal laban sa mag-inang Bongbong at Imelda Marcos dahil sa malinaw daw na pagtangging magbayad ng estate tax. That 203 billion will be gone. Because up to now, he's even contesting it. Final and executory na, unappealable na, kini-question pa. The voters should understand that. I mean, do they want a president who will teach the people not to pay taxes by his example? Ayon kay Carpio, bilang co-administrators ng Marcos Estate, maharap sina Bongbong at Imelda Marcos sa aabot sa 10 taong pagkakakulong. Sabi pa ni dating BIR Commissioner Kim Henares, maaari nga raw sanang nagbayad noon ng mas mababang estate tax ang mga Marcos kung ginusto nila. They should have availed of the tax amnesty law which was implemented and which had a deadline on last June 14, 2021. Under the tax amnesty law, he could have paid just 50% of the 23.3. But that amnesty law has already lapsed. Sinubukan ng GMA News na tanungin tungkol dito si Senator Aimee Marcos. The BIR has issued, I guess the question is, will your family... Thank you. Kinukuha din namin ang panig din na Marcos Jr. at Imelda Marcos, pati ang BIR. Pero nauna na nilang sinabi na nagpadala na sila ng demand letter sa mga Marcos noong Disyembre. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi